Are you a practical plantito plantita like me? If yes, join me po. We will learn together how to make our very own coco fiber pole for our trailing house plants. At the end of this video po, I will tell you magkano ang na-save ko in making my own coco fiber poles po. 6 pieces po ito. So, we will learn together. So, let's go! Sa go! Of course, we will start with what materials we will need for this project po. Gagawa po tayo ng coco fiber poles po ha. So this one, we need yarn. Pwede po kayong gumamit ng yarn. Pwede po kayong gumamit ng nylon. So mas wiser po siya or mas maigi po siya, mas madali, easier po siya pag nakakat na kayo, nakat nyo na po yung mga tali ninyo, na estimate nyo na po kung gaano kahaba, and then ilapag po ninyo. So next is this plastic PVC man siguro ni siya, kanang para gani sa tubo, sa tubig. So this one, gikat na ito ng husband ko into 3 pieces. Sa isang buo, pinutol niya ng 3. And the third material will be this one. Coco fiber po siya. Coco husk. Hindi ko tawag anino, tama? So, let's start now. So, ganito lang po. Madali lang po siya. Mas madali po siya na ilapag yung tubo natin, yung PVC natin. And then, you put the yarn. Ito po, in this video, ang ginamit ko po yung yarn. So, this is the second pole na ginawa ko na po. So, from the top po tayo, ipwesto po nyo ng maayos yung coco husk na makover yung top ng PVC, yung tubo, yung plastic. And then, itali lang po natin and i-secure. Huwag nyo humputulin yung first na tinali ninyo kasi gagamitin natin yan later sa last part po. So, ganyan lang po. Lagay na, lapag na naman po ng coco fiber or husk or kung ano man ang gamit, bunot, ano man ang gamit ninyo dyan na may materials kayo. So, ganun lang po. So, part by part, ilagay po ninyo and then tali and then gupit. So, gupitin po ninyo kaagad para malinis po siya, para hindi naman din po marumi tingnan po yung pole natin. So, this one po, ang gamit ko po is coco husk or coco fiber ang tawag ata nito. So, medyo wet siya. I don't know, siguro naulanan doon sa binilihan ko. So, medyo, tawag niyan, urasyag na ay moss or something anam. Medyo basa-basa siya. So, that's it. Cut. Wala lang tag doktor ani no. Cut lang. O, tapos tarao ni mo ang likod. I-plaster ni mo tarong. Butang napod ka, lapag napod ka. Mas dali lang yun siya. And then make it sure na imong gunting just near you that you can grab it anytime. Ganyan po. So, later, we will do also the another, talian na naman natin siya later na paslan. Ito kasi pa, ano siya, pahiga siya na pagtali later kasi para ma-secure siya lahat. So, I will show it to you later. So, itong coco husk ko po mga ka-planters is ang 80 pesos po ang isang sako nito. And then, ang nagamit ko po lang is parang 1/4 or wala lang 1/4 sa sako ang nagamit ko po. So, yan siya po. Very tipid po talaga. And itong tubo, dyan lang po sa kapitbahay namin kapitbahay namin na hardware binili. 56 pesos po ata ang isa ng tubo. Pero if, as sinabi ko yung earlier na pwede po kayong gumamit ng kawayan para mas grabe, mas tipid na yun na. Or kahoy, may kahoy kayo, mas okay po siya. And then may bunot kayo dyan sa bukid ninyo, mas okay po siya, mas tipid, makaano po talaga kayo makatipid. Ayan na po mga ka-planters, malapit na po natin matapos yung second pole natin po. So yan, last tally na po tayo. And then next to that is itatali natin again using the yarn. Yan po.
So we are now on the last process po ng ating pole making. Yung sinabi ko po earlier na kailangan natin i-damage control, i-secure po talaga yung mga fiber na hindi dili po siya mahulog, no, na mag-last po siya long term po ang yung purpose for our trailing plants. So as you can see, ang yung yarn po, hawakan nyo po yung na maigi, yung nasa left hand ko po, kasi kung mahulog-hulog po siya, lisod kaayo siya i-control. So dapat nakahawak talaga yan. Tapos yung right hand po ninyo ang nagaikot-ikot ng pole. Yan, tingnan nyo po. Parang nagleletsyon lang. So nagleletsyon lang, no? So anak lang, dali, ituyok-tuyok lang, and then follow lang din po yung left hand ninyo na nakahawak ng yarn, and then paano po siya, paslan po yung positioning ng yarn. Ay, nahulog po. Kailangan po talaga ninyo pulutin, kaya kung hindi, baka maiwan po kayo ng iba. Charot. So, yan po po. Ganyan lang po. Easy lang po masyado. Sa first pole ko po, medyo nahirapan ako. Pero sa second pole, naka-ano na tayo ng technique. Ganyan po talaga ang buhay. We will learn as we go with our mag-explore po tayo. So ganyan. So ito po, gumagamit po talaga ako ng pole. Bumibili ako, pero practical po kasi ako na mother. So gusto ko gawin para makatipid. So ito, I tried it. Pero kaya naman po pala. Isang pole, ginawa ko po siya ng, yung first po is ginawa ko ng 15 minutes. Itong second, parang mga 10 minutes ko lang po siya ginawa, kasi may technique ka na malaman mo na yung technique, makabalo na ka sa technique. So, for me, I've tried different rope or iba-ibang tali. This one, ang yarn, easier po siya kasi madikit po yung yarn. So, and then malambot lang siya pag itali mo, hindi masakit sa kamay. And then pag i-roll mo like that, magdikit gud siya, masecure gud niya ang fiber. So as you can see, yung sinabi ko kanina na huwag putulin, kasi doon natin ang last knot natin. Yan, tingnan niyo po. So, diyan natin itali. Yan. Diba, sabi ko kanina na huwag natin siyang putulin kasi may purpose siya dyan. Everything has a purpose. Charot. So, yan po. Diyan na po natin i-secure, and then that's the time to cut. Or tag-surgeon, ani. And then, damage control na naman po. Product control. Yan, pack. Isulod sa sulod ang ano. Sa sulod na pora. Dili po siya mautan. Awan. Para maganda pa rin siya tingnan. So, yan. So, we will make sure na yung ginawa natin maganda din, na papantay din doon sa mga commercial na binibili natin na this size. Nakabili po ako ng 80 pesos na ganito, na 3 feet po itong ginawa ko po na 6 na piraso. So this one po, I've tried nylon, kasi may itong mga materials ko, ka-planters, is nasa stocks ko lang to, nasa may box kasi ako, na mahilig ako sa crops eh. So andoon lang, matagal na sa hindi ko ginamit. So medyo nakatipid talaga ako. So ginamit ko tong nylon ko. As you can see, manipis siya na nylon, dili kay siya, you cannot see it clearly kasi ang yung sako ko white. Ang difference ng yarn at saka ng nylon, ang nylon is quite slippery. Tapos kailangan mo talaga i-extra control when you knot it, kasi pwede kang masugatan kasi medyo matulis siya. So dapat i-control mo talaga. So ganyan. But what is beautiful with this nylon, pag nylon ang gamitin ninyo mga ka-planters, after the finished product of your pole, as in seamless, kumbaga seamless, good siya, maklaro, kay transparent, dili makita ang, hindi mo makikita yung traces ng nylon, kasi aside sa siya, medyo transparent siya, manipis din siya. So maganda ang nylon gamitin. So extra careful ka lang talaga when you knot it, kasi medyo masakit siya sa So kung may nylon kayo, mas maganda din siya. Yun po. Yung yarn maganda kung color brown, siguro para mag-camouflage siya sa cocoa fiber. And then itong nylon, maganda din siya, kay digid siya makita. Limpigid kaayo ang finished product ninyo mga ka-planters. So in this part po mga ka-planters, the same po yung ginawa kanina, yung last process.
ipaslan po nyo yung pag-secure. Yan po. The same lang din po gawin niyo, right hand, nakahawak, mag-tuyok-tuyok, mag-roll po ng inyong pole para hindi mahirap. And yung isa left, nakahawak ng nylon. Tingnan nyo po, pagkatulad nung ginawa natin sa yarn. Ganyan lang po. So, tingnan nyo, parang walang dyan, no, sinulit or what, or makita ninyo sa pole, maganda yung nylon po. Kung may nylon kayo, gamitin nyo na po, sayang din po kasi yan. So, ganyan lang po, madali lang, ikot-ikot lang po. So, this is the third pole that I made. So, pag medyo makapractice ka na, madali na lang kasi may process ka na eh. May system ka na magagawa. So, may technique ka na. So, madali lang siya. So, makatipid yun ka kay this. For me, this pole is quite expensive, especially sa size na to. 3 feet po siya, so medyo 80 pesos. So medyo siya, tacky for me. Kay medyo mahal na siya. But before, I bought mga 4 pieces ata, and then bumili din ako ng 4 feet na pole, and that is 100 pesos. So grabe siya, isa na siya kasako na coco fiber. Medyo mahal siya, pero wala namang problema, no, kasi maka-help naman tayo sa mga sellers. So walang problema. Yun po, secure sa taas, and then yung tinali natin sa pinaka-taas, dun po tayo mag-final knot. Then after that, mag-damage control tayo. Gunting-guntingin lang po yung mga nagalabaw-labaw din ha, ng mga fiber, ng mga buhok-buhok, para magwapa po siya. Ganyan, mga ka-planters. This so, time po, gumamit po ako ng color green na yarn kasi gusto kong bumili, pero nandigan talaga ako na hindi ako gagasto. Gagamitin ko yung kung ano yung tali na meron ako sa aking box, mahiwagang kahon. So, ito po yung nakita ko na green na katago sa aking box. So, gagamitin ko na lang po siya. So, ayan po. The same lang po ang process. Itong coco husk ko po, coco fiber ko po, may mga part siya na maganda. May mga part din siya na medyo malambot na nahuhulog. Yung bungkag, na po siya yung part na as inuragi siya coco cure. Sa tawag basta kanang husk, kanang balahibo lang siya ba? Anaunta dapat. So, pero this one, ginamit ko lang po yung materials ko na ganito. Okay naman po siya. Wala naman po problema. So, ito po, madali lang po talaga yung yarn kasi madali lang siya hawakan. So, kung may yarn kayo or bibili kayo ng yarn, ang gamitin, you will decide na yarn ang gamitin ninyo instead na nylon kasi gusto nyo mas madali. So, yung brown talaga ang bilihin ninyo para mag-camouflage lang siya sa coco fiber ninyo para madali. Yan o, tingnan nyo po yung fiber. Maganda lang, madali lang po siya i-ano. Yan po. So, this time okay. Po, i-secure naman po natin yung ating fourth pole using the green yarn. Ayan po, the same lang po. Right hand, naka-roll, parang nagle-lechon lang. And yung left hand, nakahawak sa yarn na marami. And then, ipaslant lang po yung para ma-secure yung mga coco fiber natin na hindi mahulog. Para long term po yung gamit natin sa ating mga pole. Alright, so that is our fourth. So this one is our fifth, another na pantali ang ginamit ko, mga ka-planters. As you can see, yung tie box, yung pangtali sa kung mag-grocery tayo, naubos na kasi yung green and black yarn ko po at saka yung nylon ko. So naghanap po ako ng iba, nakita ko po sa doon sa box ko na may tie box ako na maraming color black. So ginapa, you know how to shred it, yung ginapaliit mo, ganyan kaliit po. Maganda din po siya kasi pag tali nyo, madali lang din po siya. Unlike the nylon na medyo slippery. So this one, ang kaibahan lang niya sa nylon, madali siya itali kasi madali mo lang siyang hawakan. Pero very obvious and very yung visual effect po niya sa pole medyo pangit kasi medyo klaro siya. So yung aesthetic beauty ng ating pole is not that good, and using nylon kay seamless siya kasi wala gid kay makita. This one makita gid kay siya kay aside sa color black, baga pagit siya. So, ayan po yung damage control na ginagawa ko. Minsan dalawang tali yung iano ko between sa gisumpay nako sa sa continuation ng coco fiber ko, nilalagyan ko siya ng tali sa gitna and nilalagyan ko din siya ng tali sa taas. Ito din po pala ka-planters. Huwag niyo kalimutan na i-measure yung
dulo ng pole ninyo. Like for example, like that, oh, isang dangkal po ng aking kamay kasi naka-measure na yan siya sa pot na paglalagyan ko. Kasi hindi siya necessary na hanggang dulo to dulo, end to end na may cocoa fiber. Pwede sa, para siyang lollipop. Yung sa, ano niya, kay may stick na naiwan, yun ang idiin at inakabaon doon sa lupa. Okay, para dili po sayang ang cocoa fiber na to. Diba? So this one, ito na yung process na i-secure natin. Tingnan nyo po, as I've said kanina, na very obvious siya kasi medyo makapal po yung tie box na gagamitin. Pero secure na secure din naman po yung ating fiber po. Hindi po talaga sila mahuhulog. So ayan, okay, po, okay, i-secure natin. Okay, mga ka-planters, we are now down to our last lechon. Cocoa fiber pole po para sa ating mga trailing house plants. Yan po, the same lang po na process, paulit-ulit lang po. I'm sure kaya po ninyo yan, kaya-kaya mga ka-planters, no? Kay if we have time niya, kung gusto po ninyo makatipid, kamo mga mother, father, tito, tita na mahilig sa mga plants, and then it is wise din po na kung may time lang po talaga kayo, gumawa na rin po kayo. Bili lang po kayo ng materials, makatipid po talaga kayo, sulit po talaga. I spent 2-3 hours lang po to make the 6 poles. And medyo malaki na rin po yung natipid ko, mga ka-planters, no? So, ganun po talaga ang buhay. Tipid-tipid kasi malapit na ang Valentine's para may maipon, may pang-date, ha? May pang-regalo, diba? So, ganyan po. So, ulit-ulit lang. Tiis lang po talaga. Tiis ganda para makagawa tayo ng ating sariling pole. Make your own cocoa fiber pole for our trailing plants na in the near future, pag mag-trail na to ang mga plants like photos, yung mga philodendron na mga musaka-saka, mo trail-trail na mga guwapa kaayo, oh my gosh. So, sulit gid ka yung paghimo ni mo, and you will feel proud kay imuhang product, imuhang output ang imuhang gigamit, di ba? I have nothing against po sa mga sellers o sa mga gumagawa ng ganito, ha. I'm not saying na huwag kayong bumili sa kanila or what, pero makatulong man po tayo, makatabang man po tayo sila, ha. I've been buying poles to them. Kay for me, ana magunang economics na to, di ba? Meg's line sa economics, magtinabangay man yun. Palit ta sa sellers para makatabang po tayo sa ilaha. But if we have time, this one is another story. Kung naatay time and gusto po tayo makatipid, kay pandemic pa yan, no? Gusto po tayo makatipid. So, ningani itong buhaton ka nang nalanta sa balay, ka nang weekend. Ako ka weekend, wala man kay kung ginabuhat, nag mga errands lang sa balay, pero pag weekdays na ako'y klase, mag-check ang maestra, unsaon na lang niyang buhay teacher, mag-check, mag-virtual class, sige check, wait katapusan check, damgo-damgo na lang taanig check. So ana siya, so dali lang para makatipid yun ta. So ana lang, so ako, I've learned a lot, no, when I tried this one. Gi-challenge lang gina ko kung sarili, yeah, kung saan itong pagka-mape teacher na itong pagka-art teacher, kung dili na ito siya i-try. So this one, makita niyo sa video, mga ka-planters, yung pag-knot ko, kasi may pagka-OZ din ako, eh, gusto ko knit. Kaya mas favorite ko yung nylon kasi hindi siya nakikita. Kaya gusto ko talaga knit. Kung mag-yarn man ako, gusto ko brown ang aking gamitin. But this one, nagtipid man ko, as in, ipanindigan ko talaga, nakatipid ako. So, ginamit ko yung mga old na mga materials ko. So, yung mga knot ninyo for this one, dapat nakalinya po siya. Kumbaga, ang ano ba, kung tahi pa ba sa ano ba, kanong, sa operasyon, nakalinya siya tarong, nakastraight siya tarong, dili ka mag-knot, o nag-knot ka sa likod, nag-knot ka sa tubangan, nag-knot. So, sa, kumbaga, i-straight ni mo para ma- neat po pag ang imuhang output, imong product, no, neat gid siya. Kaya so na lang ang criteria for grading, char lang. So neatness, naagyo na yung neatness. Kung ako maghatag ko projects ako mga students, ang neatness nili gyud na siya mawala. Kaya that's a train for all of us sa atong mga estudyante, even to us sa atong mga sarili, na we have to practice neatness, ng cleanliness sa atong sarili. Okay? So, ana, so, medyo, di naman siya sa uzi lang, no, pero, mas gwapo din siya kung limpyo siya. If you agree with me, comment down below. Charin. O, eh, murabiyak na yung mutanaw sa tuang.
tutorial, no? So sa mga nag-subaybay sa akoa, I hope na amoy ma-learn. So kung naamoy mga questions, may mga questions po kayo, ask naman po. So sa mga kung saan ko to nabili ang materials or what, so pwede po kayong mag-comment dyan. Kung nagustuhan po ninyo, comment lang po. So yan na po last, oh. So gi-secure ko na, mag-lechon na po tayo, tuyok-tuyok, ana siya, wara siya lollipop, di ba? So ana lang gid siya kapaspas mga ka-planters. Dali lang gid kaayo siya. Kayang-kaya niyo yan. Kung may time kayo and gusto niyo makatipid, tipid gid kay sulit gid kaayo, trust me. So ako gagawa ako ulit nito kay may Thai box pa ako na marami. So Thai box na lang muna siguro ang gamitin ko para makatipid po ako. Alright, we are all done mga ka-planters. Ayun po, makikita niyo po ang difference. Dyan ang pinakagusto ninyo na pangdali na gamitin. Diba, ang pinakamaganda, ang pinakagwapag yun ang nylon kay wala. Diba, yan ang yarn. Ang green, very obvious. O, nakikita ninyo. And then yung black na yarn, obvious din siya. Especially din yung Thai box. Very ano. Ang pinaka-favorite ko yung nylon, tingnan nyo. Parang walang tali. Parang pole lang talaga. Coco fiber lang po talaga siya. So that's it po. Tapos na po tayo. As I promised po kanina na I will tell you the costing. Charing. Muratag. Gusante. Ani na ginawa po natin. Base po yung pricing ko po dito sa aming pricing sa saan ko po binili ha. Number one is yarn, which 20 pesos. And then, ang nagamit ko po ng coco fiber is 1/4 ng sako and that is 20 pesos kasi ang isang sako is 80. And then, for the PVC tubo po is 56 po yung isa. Dalawa po yung ginamit ko. Gigapas akong husband into 3. So, that's why 6 pieces. And that is 56 times 2 is 112. So, i-add po natin lahat. 112, 20, that is 152. And kung bibili po tayo, for example, binili ko po ito siya and ang cost po nito is 80 pesos pag 3 feet po siya. That is 80 pesos times 6 and that is 480. Imagine that mga ka-planters. So almost 500 kung bibili ka nito kasi you wanted to plant your trailing house plants na ganito. Oh my God, mahal kayo, no? And if we will compute it, charing, let's try kung magkano na-save natin. So, 480 minus po dun sa materials natin, 152. So, let's total 328 po. Wow! Ang na-save natin mga ka-planters. So, yun sa effort natin and sa learnings natin and experience po natin and time na gi-invest natin is that is 328 pesos. Ano na lang po kaya kung if you wanted to sell this one? Kung ibenta po ninyo sa mga kakilala ninyo na mga friends ninyo, mga plantitas and plantitos, may bibili sa inyo. So, extra income na rin po yan aside sa naka-save kayo, naka-learn kayo, naka-invest kayo ng learning. Hindi po yan siya madali, mga ka-planters. So, very, very good learning po ang nagawa natin. So, kayo po, kung i-business po ninyo, mas okay po siya. Pero sa akin po, gumawa po ako para lang po sa aking 6 na trailing house plants na gusto ko po sila i-propagate using poles. So that's it mga ka-planters. Thank you so much for watching until the end of the video po. So sana po may natutunan po tayo with me. This is Mother Gems. Thank you so much for watching and for subscribing. Do not forget po sa mga bago pa po, please subscribe po and hit the like and notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos natin. God bless all and happy planting to all. Bye!